Nagpatuloy rin ang aktibidad ng iba pang presidential at vice presidential candidates. Sumalang sa isang presidential forum sina Norberto Gonzales at Ernesto Abella. Kunyari mga manufacturing ganun. I'd like to see more yung mga initiative ng ating mga ordinary people to create their own work. Pag-focus on agriculture that we make it, gagawin natin siyang isang mega industry that we will focus government resources and it will be government policy. Naroon din sa naturang forum sina Vice President Lenny Robredo, Faisal Mangondato, Joey Montemayor at Leody De Guzman. Si De Guzman dumalo rin sa labor forum sa Kananga, Leyte at online forum na Wag Kang Judger PLM Edition. Binigyang halaga niya ang pagbibigay suporta sa karapatan ng mga kababaihan na magpasya sa kanilang sarili. Nasa Palawig, Zambales naman ang katandem niyang si Walden Bello para sa isang voters education event. Ating mga kababaihan o nanay na nagpapa-abort ay i-decriminalize na natin. Kasi ngayon parang pag ikaw ay nagpa-abort, nanlihim, natukasan ka, criminal ka, at pagka-criminal ka, ikukulong ka. Sumalang ngayong gabi sa e-rally si Jose Montemayor. Tinalakay niya ang kawalan ng matibay na pundasyon para sa digitalization ng Pilipinas. Ang kanyang katandem na si Rizalito David dumalo sa isang media forum. Muli niyang sinabi na hindi siya umaatras sa pagka-vice presidente pero buo ang suporta niya kay Senator Tito Soto. May mensahe rin siya para kay Senator Kiko Pangilinan. Napakaraming corruption kasi nga ang records natin hindi klaro. Ito lang ang bansa na walang matibay na concrete and strong foundation for digitalization. Senator Kiko, magparaya ka na kay Senator Soto. Mas maganda ang tsansa na manalo ni Senator Soto laban kay Sara Duterte. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Pangilinan. Nasa Marawi City si Faisal Mangondato para sa isang grand rally. Nasa Batangas naman ang katandem niyang si Carlos Serapio na nakipagkita sa ilang spiritual groups at bumisita sa mga palengke. Kahapon, magkasama silang nagikot sa Legazpi City, Albay. Nakampanya rin sa Ilocos Norte si Manny Lopez. Nakipag-usap siya sa Department Heads and Staff ng Ilocos Norte Provincial Capital at Lawag City Hall tungkol sa mga paghahanda para sa tinatawag na man-made hazards kasama na ang nuclear conflict.